Mas bagay nga kaya ito si Terence Romeo kung mapunta siya either sa Barangay Ginebra o di kaya dito sa Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon kasi, sinabi ni Ramon ang nagusto raw niya ito si Terence Romeo ay magretiro bilang isang player ng SMC. At so far naman, mukhang wala tayong nakikitang dahilan kung bakit siya magbabago ng pahayag. Sa ngayon kasi kahit sabihin pa natin na nagiging injury prone ito si Romeo, very much in doubt na pakakawala niya ng SMC dahil syempre ayaw nila yung mapunta sa MVP group. Dahil kapag healthy ito si Romeo, napakalaking problema niya lalo na pagdating sa scoring. Yun nga lang, napansin nga ng karamihan, parang hindi na siya bagay sa San Miguel Beer dahil sobrang dami na ng scorers dito at nakita naman natin na maganda na yung tambalan nitong si Jericho Cruz at si CJ Perez to sa shooting guard. At ang kinakailangan na lang sa San Miguel Beer ay yung isang point guard na mag-distribute o magpe-playmaking. Kumbaga, hindi na nila kailangan ng isang point guard na heavy scorer dahil si Cruz, si Fajardo at ito na si CJ Perez ang bahala doon. Kaya sa tingin nga ng karamihan, baka mas bagay ito si Terence Romeo bilang isang shooting guard sa Barangay Ginebra dahil alam naman natin na shooter talaga ang kinakailangan ng Gene Kings lalo na at magre-retiro na ito si Jeff Chan. O di kaya naman pwede siya dito sa Chicken Templados lalo na nga't ang balita baka ito si Paul Lee ay mawala na. Yun nga lang, ang issue dyan, paano malilipat ito si Romeo kung sakasakali sa Magnolia o Barangay Ginebra dahil sister teams ay bawal mag-trade. Well, hindi naman yan problema dahil lagi na magnandyan ang Northport at Terra Firma na handang tumulong sa SMC. Ang tanong na ay kung sino ang mga players na pakakawalan kung sakali nga na matuloy ang trade na ito. Kung sakali ito ay mangyari, matutuloy lamang yan sa tingin ko kung sasama ang performance ng San Miguel Beer kung sakasakali na bumalik nga si Terence Romeo. Taob ang gilas dito sa Japan 102-81 at nakita naman natin na wala umpisa hanggang sa huli ay halos walang tsansa na manado ang gilas. Ganun pa man kahit maraming nababatikos, sinabi ni Coach Chot Reyes na wala siyang balak mag-resign at looking forward na raw siya doon sa susunod na window ng gilas kung saan makakalaban naman natin yung iba pang magagaling at matitikas na team sa Middle East. As usual, ang gagawin ng gilas, magbubuo na naman ng panibagong koponan at yun na naman ang padadala and as usual, siguradong kulang yan ulit sa practice at kulang sa preparation. At marami nga nagsasabi, itong gilas natin kung ikukumperado sa team ni Tab Baldwin noon ay malayong malayo yung skill set at yung mga teams na tinalo ni Baldwin noon ay tinatambakan na ang gilas ngayon. Ganun pa man, sinabi ni Coach Chot Reyes na hindi siya magre-resign dahil ito raw ay isang learning experience at looking forward siya sa susunod nilang mga laban. Pero sa tingin nga ng karamihan, kahit pa ipadala yung mga PPA players dyan sa gilas, ang magiging problema talaga ay walang continuity yung program at kinakailangan ng isang stable na coach. Hindi po pwede na papalit-palit yung coach, papalit-palit yung mga players dahil ang mangyayari nga, yung programa natin hindi tuloy-tuloy, start-stop ang nangyayari, kaya tayo ay hindi manalo-nalo. Ang nangyayari din kasi, yung mga players natin dito sa gilas ay nakafocus syempre sa pagiging professional, kumbaga hati yung attention nila. Nakafocus sa national team, nakafocus doon sa PBA. Kinakailangan nga siguro pag-isipan na ng PBA kung mas mabuti ba na magkaroon ng mga dedicated players na para lamang dito sa national team. Kaya ngayon, marami ang kailangan planuhin ng gilas dahil umaasa na ang karamihan na hindi ulit itong mananalo doon sa susunod na phase, lalo na at kung hindi babaguhin ni Chot Reyes yung kanyang coaching style na ginagamit. Okay, ang isa pa nating update ngayon tungkol sa Barangay Ginebra ay itong si Arvin Tolentino baka hindi na naman makapaglaro. Ang latest report kasi, either ito ay magpakaroon ng therapy o di kaya naman ay baka ooperahan yung balikat nito na na-injure do sa mga huli nilang laro. Ito ang dahilan kung bakit ito si Arvin na hindi nagagamit sa mga recent games ng Barangay Ginebra. At hindi naman kaila sa kaalaman ng lahat na napaka-importante ng role na ginagampanan nito si Arvin Tolentino para dito sa Gene Kings. Dahil syempre, kinakailangan nila ng isang shooter. At alam naman natin na yan talaga matagal nang hinahanap ni Coach Timko dito sa kanyang lineup. At nakuha nga nila yan dito kay Arvin Tolentino na kahit nung rookie year pa lang niya ay nagpakitang gilas na. Kaya sa ngayon, ang kinakailangan nilang timbangin ay kung mas mabuti ba na magpa-therapy muna o di kaya naman ay operahan. Syempre kung ooperahan nito si Arvin Tolentino, baka medyo matagal yan na hindi makapaglaro
At ngayon siya kinakailangan ng Barangay Ginebra dahil magsisimula na ang playoffs. Kaya pwede nga gawin ni Arvin ay i-therapy na lang ito para kahit papaano ay magkaroon pa rin siya ng chance na maglaro. Yun nga lang, ang risk dyan kapag tinerapy mo at ang lumalabas doon sa findings ng doktor ay kailangan ng opera, baka mapasama pa in the long term yung shoulder ni Arvin Tolentino. Kaya sa ngayon, yan muna ang pinag-aaralan ng Barangay Ginebra. As it is, itong kanilang isa pang shooter na na-acquire si Jeremiah Gray ay hindi pa rin available at ang inaasahan nga ng iba baka sa commissioner's cup pa o later yan bago makabalik. Kaya yan ngayon ang isa pang tinitignan ni Coach Tim Cone kung paano niya ma-address yung posibleng kakulangan sa scorers ng Barangay Ginebra. Itong kay Japheth Aguilar, pwede na yan bumalik siguro pagdating ng playoffs, so hindi yan magiging problema. Sa ngayon kasi, kung ito si Arvin Tolentino ay hindi makapaglalaro sa Barangay Ginebra, kinakailangan na mag-step up na ni Stanley Pringle at ibalik na niya yung dati niyang scoring para naman makatulong. Nung mag-umpisa ang season na ito ay mataas ang expectations ng mga tao at pati na ng management dito sa Converge. Pero ngayon mukhang medyo nahihirapan sila na pumasok dito sa playoffs. Yung unang mga laro ng Converge, dikit yung talo nila pero lately nga medyo masama. At yung huli nilang talo dito sa Phoenix, 33 points at ni isang player walang umabot ng double figures. Aminado ang Converge na bata pa yung lineup nila at syempre kulang sa eksperyensya. Pero siguro ngayon titignan din ang management kung kinakailangan nila na magdagdag ng mga veterano. Maraming mga players ang Converge syempre na attractive o gustong kunin ng ibang teams. Pero hindi naman yan ipamimigay ng Converge ng basta-basta. Malamang hindi i-trade itong sila Justin Arana syempre at si Jeyo Ambohot. Pero yung ibang players na matunog ang pangalan na posibleng ma-trade ay itong si Mikey De Gregorio, itong si Kurt Lohera, pati na rin itong si Kevin Racal. Sa ngayon, itong mga players na to hindi pa natin matitiyak. Pero kung napapansin ninyo yung rotation ni Coach Jeffrey Cariaso, halos equal minutes ang binibigay sa lahat maliban dito kay Lohera dahil nagkaroon ito ng injury. Kaya dito natin magkakaroon tayo ng chance na makita kung sino yung mga players na fit sa Converge at hindi. Obviously, itong si David Morel at itong si Tyrus Hill malaki na kukontribute pati na ito si RK Ilagan, so hindi nila yan bibitawan. Itong si De Gregorio medyo inconsistent ang laro at pati na ito si Racal, although lately nga kasi napansin natin dito kay Racal parang malaging may injury, makaka-recover, magaka-injury na naman, so hindi consistent yung performance niya. So ang tatlong nabanggit na players ang posibleng matrade dyan. Nababanggitin madalas yung pangalan na ito si Ben Adamos pero sa tingin ko hindi yan papakawalan ng Converge unless big man din yung ipaparit sa kanya. Itong si Maverick Ahamnisi naman ay maging expire ng contract after one season at magiging unrestricted free agent. So inyan pa isang bagay na kailangan tignan ni Coach Jeffrey Cariaso pati na ng management ng Converge kung ano ang dapat gawin. Shout out kay Raven Banyes, Rogelio Barreto Family, John Cantos, Junjun Matas Family, Angie, Rugi at Patpat, Lenod Ugaitans, Jason Mendoza, Dexter Domer, Darnell Celestial, Dion Mercado, Darwin A. Celestial, Judy Villarosa, Admon De Guzman, Brian Andres, John Henry Capulong, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, Hans Fermanejo at Marie-Chris Lim, Jose Juntilla, Oji Santillana at Tagle Family, John Henry Guansing, Joseph Pineda, Michael D, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Allen Family, Ireneo Salangsang Family, Renz Altamera Family, Rowena Pilado, Rodeline Kitamura Family, Jordan at Jandre D. Malanta at Sid Maria, All Black New Zealand, Enrico at Presi Angsioko, Julius Benedict at Jason David, Alexis Deterala, Katsakino Ducusin, Andrew Anyosa, Celino Valles at Jonel Alagon Family, Joy Anturalba Travel and Tours, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Rico Olarte at Ronald Verbosidad.